ano siya, dumidiretso siya. Dash siya, parang counter jazz dash siya. Hindi siya blink. But this is... Ito nga mga kaibigan, dito na tayo. I'm with your para dito sa ating game number 2, NXP Solid vs. Team 6. Tandaan nyo po, mga kababayan, 1-0 na point favor of NXP Solid. Isang one win lang. And there you have it. Ang pangarap ay maaabot. They will be coming in at NPL Professional Team ngayong Season 6. The boys from Pampanga, magagamit na ba ang ano ba yung kotse ni Doggy? Nakalimutan ko eh. Corvette. Kaso nga pala, hindi pala pwede. Hindi pa makakabiyake. Wala pa lang tayo ng edisyon. Sa mga pastel. Ayan, observing actually, no aggressive invades that are happening here right now. Ito pa yung hulaan ni Chester dito, yung rotation. Pero nilagyan na lang ng trap. Kung hindi kasama yung arrow trap na lang. Those are the body shots. Tumama pa si Jay second kill with the extra stun variable. First blood para kay H2O. Another aggressive move para dito sa side ng NXP Solid. Batay na lang natin. This is within expectations. Kasi ang ganda ipagpabi talaga yung kanila para dito sa ano eh, sa move. So, hindi mo naman talaga ipaprioritize yung kanila. Chester also targeting the top lane shot. That's gonna be hot dog. Free merienda ngayong gabi. Mga kaibigan, na-reset din yung crap coin sa tabi. And we're gonna get caps. Giving the ball coming in from H2O. May indeed siya bang mangyayari dito? Another flower from Yawi? O, ang kahit pa sila. Relax lang muna yan. Pero ang sakit ng damage dito. Ay, comes away. Ito yung si Yawi. Ooh! Ito ang kalakasan ng isang Carmilla. Kala mo malambot yan sa edge. Pero ang kulat yan, dog. At ang maganda pa dyan sa Carmilla, naninipsip yan ng ano eh. Ng magic defense and ng ano, ng physical defense. Yung kanya pabakasin kasi pampira, hinigit yan. my God. Mukha naman kung pampira. Mukha naman. So, pero hinigit yun ng passive. Naniniwala ako. Ang malutay ka. Naniniwala ako. Eh. Ikaw ang niniwala ko eh. Ako ko naman. Pago, di ba? Pago. Alright. Ano na nangyari? Kung si 2-1, nakapat mo yung team chick. Yeah, nakakuha yung team chick actually. I'm actually trying to spot out though. For the most part, in lethal instances, NXP pa rin yung proactive dito. Pero hindi na sila ganun ka-super committing. Ka-super. Highlight ka super high reward moves no, they're still being controlled naman. Pero hindi pa rin, hindi rin naman masyadong super sick din. Alam mo, they're pretty same team chick pa rin naman. And siguro, alam mo naman to eh, alam mo itong pacing ng NXP eh. And good sa H2O eh. In H2O we trust, di ba? Oo, man. Ibang patubig ni H2O dito, pero sa tingin ko si Yawi ang gumagawa ng ano eh. Gumagawa ng place dong eh. Pero hindi na dapat dito. Pero pwede rin siya kasi kasawahin ni ano ni Jester eh. Ang agayama ng Fatalix na yun, ay, dahil kasi may backup nga pala. Pero that's right, pag tanda huli, it's gonna be a big win here para sa mga membro kayo ng next week on the double kill. Dahil nga ni Ready J, hindi a triple kill din kapag nakakuha ng kalmot mula doon sa Atlas si Paring Jester. Hindi na malaga, kuha na lang tayo ng turtle. Slowly but surely, NXP utilizing this Carmilla. The more na lumakapit ka sa Carmilla, the more mas gusto niya Shinbu at ganun ang ginagawa ng ultimate ng Fatal Links, lumalapit. And there you go, libreng Torre para sa NXP Solid. Ngayon ko lang nakita ng disiplina na ganito sa NXP Solid, hindi na sila ganoon ka-aggressive, pero parang naaamoy na nila. Marunong pa rin sumagot. Kasi, alam mo yun, ang tama ka na, tama dun pa ang nanggagamol lang si Yawi. Kasi, binate Yawi. Si Jester. Na nag-set up si Jester ng Fatal Links, yung ginawa that night post ka agad. Maraming pang ngayon sa mga membro kayo ng NXP Solid, pero meron nang hindi makakapakas mula dun sa Fatal Links. There is under that deliver sa kanyang tricks and that is Chester. It's Jet, pero ha, tingnan natin ha, nakakuha ng isa dito ang chick, pero saan nila yun makukonvert? Pwede na to, crab coin, at least makukuha. MB, sinubukan kumuha ulit. Wala sila makukuha ang baby dito. Binabang kaya ni Remy J actually. Si kaibigang H2O on the 18 na feed. Actually, gusto na sana ni Jester kunin yun. Gusto ni Jester mang gamul doon. But this time, pupunta tayo dito sa top lane. MB, makukuha ka rin.
Ang galing na kayo doon. Hindi doon, no? Sinagot na, agad nung lumapit na Hayabusa, edi inanuhan niya ng Last Insanity Under the Verse para wala na talaga ka intro-intro kung mag-overstay man yung Hayabusa, no? And, yeah, kung numaro sa laro natin, at feeling ko kasi kapag nag-trade, kahit 1-for-1 yung maging trade ng X-Ball sa Hayabusa, lugi yung Hayabusa kasi mas may demand yung Hayabusa na mag-scale, eh. Di ba? Oo. Oh, yung X-Ball, kamahol na magpatama. Oo, oh, tsaka trabaho ng X-Ball magpatama, eh, lalo na kung immortality build. Trabaho niya yung trabaho niyang pwedeng mamamaya perks eh. Kasi yung Filaga Arpo niya nag-reset after the immortality, meron ka ulit. So ngayon, may depensa na naman para sa Team 6 dito, yawi pa rin! May gagawin ko, Ishi. Oo, Gedli lang. Aro? Aro ko mula, Chester, wala yata tamahan doon mga kaibigan natin. Ito may nag-dito, Team 6 now, Virgin on the top lane side, outer turret. Meanwhile, siyempre, lalapit set dito sa may mismo turret. Very interesting set pala is holding a Sans here. Oo nga. Hindi na yung ano, yung the usual na explosive carry, no? Aring Shin, flank mode, Thams to, na nasa bottom lane. Pwede ito papatan ni Renny J, pwede sila mag-outlay, pero both of the team setting up for the turtle, pero mukhang lamang sa zone ang team ng NXT. The arrow, once again, hitting, pin-up na dito, ni Yahweh, yung kanyang bulaklak, ayun, bubuka ang bulaklak, pero walang papasok na lane na, pero tumakpa yung mana doon sa magang gilid, hotdog! Hindi niya kinaya, hindi niya kinaya ang hotdog. Hindi pa papasok, kasi after yung bubuka ang bulaklak, at walang papasok na lane na, sumayaw ng chance naman si Yahweh dito, bilang palapit, ayun lang ka, ang saya-saya. Nandiyan naman may bukti haya, biglang namatay, hindi ilang si Chester pa na rin, narinig ka, araw ulit sa buka, si Oniparing! Ay, parang hotdog pa. And that's it, 3 instantly, puts in the hand dito ng mga membro ng Next Play Solid. Pinumtiyaya, pumyawi ng NXT Solid and hindi kinaya ni paring Hotdog. Let's look at the Gillette Instant Replay. Man, the set up from the threat of the arrow. Nakita mo yung slowly na pag-poke ng NXT Solid. After the stun, yung si arrow hindi na matay, pero wala pa kami sa position, sabi ng NXT. Pumusition muna tayo. And then, doon, nagkakera. Not to mention, tol, ano? Not to mention, what is this? Parang, hindi, wala mo pang hassle kay H2O. Free hit wala, ng H2O. Wala nga ng H2O doon, tol. Wala akong nakita malinis na yun yung overturn din, mga kaibigan. Very curious talaga ako ano yung background na kagura dito. Ano ba to? Parang preferential pick ba? O hindi ba to adjustment pick man lang? Bakit may kagura? Wala kay paring ka, no? Naban ba yung balir? Hindi naman support yung kagura eh. Ay, oo nga, no? Main core nga pala to. Main core, oo. Ang naging, ano, naging offlane, Jesus. Diba? Eh, for the most part, diba si Seth yung ginagawang main core din muna ng Team Chick, no? Oo, tama. Again, napag-usapan natin kahapon. I think this is still debatable or not. Pero, for our side, no, na mas preferable pa rin natin yung isang core yung bibigyan mo ng dalawang buff. No? Parang may isa ka pa rin talaga ba. Pero grabe. Oh. Ikaw ba yung damage ni H2? Tol, 1-6. 1-6? 1-6. Tol. Opo, 1-6. Ano nga pa yung sasweldo? Ay, minis lang ni Batoist eh. Ano lang yun yung intro lang? Intro lang eh. Oh. Yung impired pag nagwa-welcome lang si Sakas eh. Batoist, oo. Ang pahalang lang. Appearance fee. Para kay Batoist. Appearance rin kasi, double 7, lots of critical on that part. Tapos Legion Sword din yung hawak dito ni H2O. And look at that. Look here. They actually said kami sa side dito. Pagbili custom link coming in from set, but the damage is not there yet. Captain here. Actually, nanguhula na lang yata doon mula sa kanyang payong pinaaray ni H2O dito. Buti na lang hindi nag-proc yung crit. Sa totoo lang, pumayak yung crit doon, kung nakritan niya talaga. Actually, wala na atong second body shot doon, pero ayun, yung mas kailangan ng NXT, taking another kill and taking this 3-tower in the mid. Team Chick right now, with the same situation at game number 1. Eto na, tol. Ang MTL, tol. No? Nararamdaman na aamoy na. Na-imagine ko na rin si Boss Dome Stool.
Nakita ko na to, alam mo yon yung mga mapipiratahing bods, yung hari ng mga pirata. Sinila kay Chester. Malayo yung ano yung performance ni Chester talaga. Kung Sinila yon tapos PNK. I would not really give that Sinila. Select play solid dito. Pero gusto mo tulog ito na ito. Stalking naman na yan. Window Nation. Paano mo dadalihin yan, tol? 9K! Na 10K! Na 10K na, tol! On the gold. Nahalap dito. H2, tol. Ladies and gentlemen, there is a new superstar coming to town, and the name is H2O. Oh, man. Three digits. I think three letters. And then, one number. One digit and two letters. Two letters. My next man. Six digits. 12 batters. 12 batters every month. Eight digits pala na, no? 8K, Eto na. Kukunin na lang nila dito ang mga bots, and they will reset, but they will spread out the map. Parang si Glowing One pa si MB, parang may konting init. Konting init, Kuya Jean. This is looking bad for Team Chick, pero mukhang naaamoy ko na talaga. Accounting for the possibilities. Again, this is still a main qualifier. Puso pa rin to. Abutin ang pangarap ko. Remember that? Chester can still set up a fatal link. Alam mo yan. Although there is a lot of doubt dito sa Kagura ni Kak, yun yung overturn still hurts a lot, you know? And actually, pag sumit na sulit yung fatal link, full duration yun ang yun yung overturn. Yung double damage. Double damage ang yun yung overturn. Salo yun. Tama ka dun. Eh mo, inaapangan o. Hindi nagpakita sa mapa na naman. Itong team next day solid. Alam nila. Matuy. Yung lineup ng Team Chick kasi ngayon, hindi pang 5-on-5 na ano eh, na yung kagaya ng lineup nila kanina na damage eh. Alam na ng next play, Paul. Alam na ng next play, isang team fight na lang. Isang team fight papanalo na lang talaga. Kaya nila. Alam mo kung kanino nakalagay yun para sa akin. Hindi lang kay H2O eh. Bakit naman yung kay H2O? Remy J yun, Paul. Ito na yung ultimate duo siguro ng ano, next play solid, no? Rene J and H2O. Actually, I think it's a team effort pa rin, Kuya, of these guys. Every day, tinitiis ang pangungutsaw ni Boss Dogs. Every day, tinitiis ang pang-chismis. Every day, tinitiis ang chismis. Dugot pawis ang binuos dito. NXP solid, ladies and gentlemen, on the verge to victory. Team Chick, same situation as game number 1, Kuya Shin. Hindi sila makawala. Eh, parang every time na meron sila ng nakaka-pash, naka-outset po sila ng aflo. Parang gano'n eh. Napaka-maingat din ang next play tol dito. As in, this is one in the bag na lang talaga. Inhibitor turret in the bottom is already destroyed. There is the mid lane side, there is also the top lane side. The Lurk is already pushing for the bottom. They can establish that one. Renegade Potato, mga kaibigan! At mo sa akin as well in for the set. Meron na first team, mga kaibigan, na nakuha niya yung set. Si Kakino, Renegade is there. There's gonna be a half health destroyed mula dun sa Lurk. Renegade is getting pushed here.
is yung sabay pinakagitna. Tumulak yung Lord dun pa sabay gitna. Sabi pa na yung Lord alam eh, nakabalay na sa angkong eh. Alam ko eh, ang nakuha ng Lord dito kakaisang mechanic na. Ang luminod, luminod yung Lord. And just like that, that allows for the next place to live to and catch some more. Isang minion lang yan. Ito na, bantayan niyo yung last minion dahil merong minion, mga kaibigan. Ladies and gentlemen, it's doing it. Next play, Freddy Boy Solid. They want this. They want the final boss. It's the end of the game. They go for the main. That is it. Ladies and gentlemen.